Pag-usapan naman natin ngayon ang tungkol sa boundary command. Saan ba ito ginagamit? Mostly ginagamit ang boundary command sa pagkuha ng area at paggawa ng hatch at scheduling. Switch off muna natin ang mga hindi kailangan layers. Yan. Malinis na siya. Pwede na tayong mag-command ng boundary. Press enter lang sa keyboard. At dito sa draw panel, hatch pattern, click nyo yung drop down at select yung boundary. Sa boundary creation, as is na siya. Ito lang, sakali naka-region, i-click nyo lang siya at gawin yung polyline. Then, pick points. Pick nyo yung bawat kwarto na gusto nyo yung lagyan ng boundary. And then, press enter. Pansinin nyo, meron na siyang bagong polyline. Undo natin. Para bago tayo makapag-create nyan, may set na natin siya sa proper na layering. So, select dito sa layer and click nyo yung boundary. Para pag nag-create tayong boundary, automatic, nakasave siya dito sa boundary layer. Ulitin natin. Boundary, polyline, pick points, click, 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 enter. Ayan siya. Ano bang gamit niyan? Marami kang pwedeng paggamitin ng boundary. Pwedeng sa areas, pwedeng sa hatch, at pwedeng sa scheduling. Scheduling meaning, kung anong patterns ba or materials gagamitin mo sa flooring, sa ceiling, sa walls ng kwartong ito. Ganun din dito sa bawat isang to. Subukan natin sa area. Switch on natin yung text. Ayan siya. Tapos, gawa tayo ng panibagong layer, area text. Ayan, gawin natin itong color number yellow. Set current. Okay. Then, copy. Copy natin yung mga yan. Ayan. Okay. Ngayon, kuhin natin yung area nito. Paano pagkuha ng area nito? Type ng area. Then, select object, click. Ayan siya yung area niya. Since naka-millimeter tayo, tatanggalin nyo bawat every 3, ito natin para makita lang natin yung last command. Tatanggalin nyo yung every 3 digit. 1, 2, 3, 1, 2, 3. So, ibig sabihin, 9 square meter to. Tap natin, double click nyo yung text, select all, 9 SQM. Yan. Tapos, pwede nyong baguhin yung height nyan. Control 1. Gawin nyo lang siyang 150. Yung layer nya. Area text. Ayan siya. Double click ulit natin. Tapos dito, gawin natin siyang middle center. Ayan. So, erase natin itong mga ito. Copy natin itong mga ito dito. F8 lang. Ayan. So, area. Object. Ilan siya? 26.6 square meter. 26.6 space. So, i-resa natin siya. Okay na yung sample na yan.
Sunod naman, gawin natin yung hatch. Switch off natin yung area at saka text. Bago ka mag-switch off ng bagong layer, make sure na hindi current layer yung switch off mo. Sa ibang layer dapat. So, switch off natin. Ngayon, gawa tayo ng panibagong layer. Hatch pattern. Ito, gusto ko dito, number 15, let's say. Set current. Okay. Naka-on pa rin yung boundary kasi gagamitin natin yan paggawa ng hatch. Let's say, dito, nagawa tayo ng tiles. At sa draw, then hatch. Dito, marami tayong pagpipilian. Let's say ito, CR, masyadong maliit yung distance niyang tiles niya. Gawin natin itong 100. Enter. Ayan. So, meron din dito. Press enter yan. Then, create ulit tayo ng panibago dito. Enter. So, dito din. Enter. And enter. Ayan, edit na lang natin yung mga yan. Let's say, 45. Angle 45 siya. And naka 6,000. Ayan. Match properties lang natin siya dito. So, ito naman, edit din natin siya. Ayan siya. Ito, 100 lang. Ayan. Ayan ang paggamit ng boundary. Switch on natin yung lahat ng mga switch off natin. Area text, doors, fixtures, furniture, new furniture, old furniture, roof edge, text, walls. Ayan siya. Hope you guys learned something from my videos. And please don't forget to like, share, and subscribe.